Magandang araw mga po guys, mayroon tayong isang bagong video tutorial po ito patungkol sa Audacity na kinakailangan ng ating mga vlogger na katulad ko, at gustong pagandahin natin ang ating mga voiceover o kaya yung ating mga boses. Dito guys, mag-download tayo ng Audacity sa ating mga Google Chrome or sa ating Firefox. Dito may makikita tayo na para sa ating Windows o laptop natin. Dito makikita natin sa download at install natin itong application, no? Dito guys, makikita ninyo, next lang po natin. Yan, wala kayang iibahin. Sa akin, na-install ko na, so hindi ko na lang ito itutuloy. Kaya, ito lang ang paraan guys. Meron ako dito. I-open natin. Dito sa edit, sa preference, makikita nyo, yan ang settings niya. At dito sa recording naman guys, check na lang natin itong record para automatic siya pag mag-record tayo sa Audacity, no? Yan, recap natin, tingnan maigi. Yan. So dito guys, sa ating Audacity na open na natin, pagkatapos natin na-install, yan, makita nyo, ready na ang ating MP3. MP3 lang kanyang tanggapin. I-drag lang natin or i-open sa my file. Or yan guys, makita nyo. Yan po ang ating improvise o ating enhance itong ating boses para maganda-ganda naman, no? Yan. Sundan nyo lang po guys, mayroon po tayong text na dito sa kabila. Simple lang po ito guys, basic lang po. Kaya sundan nyo lang po maigi. Dito guys, tingnan nyo, ating double click na ma-highlight siya. At punta tayo sa epic. No? Kung makita nyo dito, click po natin yung loudness and normalization, no? Para klarong-klaro ang ating boses, no? Yan. Gusto natin i-check guys, so i-check natin ha. Pero balikan pa natin, no? Click na naman tayo sa epic, then mali tayo sa noise reduction, no? Check, click natin yung get no noise reduction, and then balik na naman tayo sa epic, and then yan, meron siya pwede na doon ibahin, pero sa akin hindi na. Press na lang natin OK. At hintayin na lang natin. BIOS settings at EVA. Yan. Tapos na siya. So, testing tayo. Para malalaman natin. Meron tayong isang panibagong video. Ito po ay pag-i-install ko ng bagong motherboard. In-installan ko ng bagong Windows ngayon, Windows 11. Tingnan natin guys, kinuha kong lumang motherboard at pinalitan ko ng bago. Ito guys, pinabilis lang natin, fast forward natin. Kung narinig ninyo guys, no? Medyo may kaibahan na sa
ating before that hindi pa na edit sa Udacity, no? Punta naman tayo sa effect, then distortion, and yun na. Reverb, no? Hanapin natin yung reverb. Mayroon lang nakasulat dito, dami. So, sa akin, yun na po ang ginagamit ko. Pag kayo, pwede naman i-try nyo. At kung hindi pa kayo satisfy, pwede naman balikan at mag-change naman, no? Pwede naman natin i-try kung maganda ba ang kinalalabasan. So, tingin natin. Ito po ay pag-i-install ko na bagong motherboard. In-installan ko ng bagong Windows ngayon, Windows 11. Tingnan natin guys. Kinuha kong lumang motherboard at pinalitan ko ng bago. Ito guys, pinabilis lang natin. Fast forward. Alright guys, narinig na natin po, no? Medyo may kaibahan na. So, balik naman tayo. I-highlight naman natin sa, punta naman tayo sa effect. Then, select tayo sa EQ and filter, no? At hanapin natin ang bass and treble. Yun na po, default po siya. At hintayin lang natin matapos. Yan. Yan naman ulit. Pakinggan na naman natin. Ito po ay kung ano bang kinalabasan. Pag-i-install ko na bagong motherboard. In-installan ko ng bagong Windows ngayon. Windows 11. Tingnan natin guys. Kinuha kong lumang motherboard at pinalitan ko ng bago. Ito guys, pinabilis lang natin, fast forward natin para hindi matagal ng ating ginawang video. Napaka-simple na tutorial lang po guys. Alright guys, narinig natin, no? So medyo na-enhance na natin ng konti. Mabalik na naman tayo sa effect, then noise, ano ba ito? Hanapin natin yung volume and compressor, no? Compression din. Compressor, no? Yan na po ang napili ko, negative 18, then hintayin lang po natin matapos ang applying compressor, no? Yan po guys, sundan lang po ninyong maigi para sa magiging resulta o magandang resulta sa paggamit natin ng Udacity, no? Try na naman natin. Video, ito po ay pag-i-install ko ng bagong motherboard at in-installan ko ng bagong Windows ngayon, Windows 11. Tingnan natin guys, kinuha kong lumang motherboard at pinalitan ko ng bago. Ito guys, pinabilis lang natin, fast forward natin para hindi matagal ng ating ginawang video. Napaka-simple na tutorial lang po guys sa panibagong Windows ngayon na Windows 11. Tingnan lang. Okay guys, oh, nasa kaya ganda na po. Yun ang luma guys. Pakinggan natin. Kasi wala ba tayo ano? Ito na, pipili natin. Sample.
Iya. Wala ang problema ng ating sagupa ngayon, guys. Yan o. So, tingnan lang natin kung paano natin ito ayos ba. So, yan. Kung narinig nyo guys yung luma nating audio, medyo may ano siya, kaibahan. At dito guys, tapos na tayo, i-save na natin. Nakita nyo dito sa file, mayroong import, export doon, MP3 file format. Yeah, ito nag-save na po siya. Ganun na po kasimple guys, paggamit ito guys, no? Kaya pag hindi nyo nakuha, pwede naman ninyong balikan ang ating ginawang video ngayon. Yan, no? Masisave na natin kung saan natin gustong isave. Dito, ito yung pakinggan natin ngayon. Alright guys, so hanapin natin at i-play na din, ha? Yan, magsimula na siya. Alright guys, magandang araw naman sa ating lahat. Meron tayong isang panibagong video. Ito po ay i-install ko ng bagong motherboard. In-installan ko ng bagong Windows ngayon, Windows 11. Tingnan natin guys, kinuha kong lumang motherboard, pinalitan ko ng bago ito guys. Alright guys, magandang araw. Okay guys, no? Sa lahat, meron tayo sa panagong video. Ito po ay pag-i-install po na. Ito po ang luma guys, motherboard, no? Piniplay natin. Installan ko bagong Windows niya, Windows 11. Tingnan natin guys, kinuha ko ang lumang motherboard, pinalitan ko ng bago. Ito. Pinabilis lang natin, fast forward natin, para hindi matagal. Yan guys, oh, narinig niyo, medyo may kaibahan na siya. Tutorial lang po guys sa panibagong okay guys, tapos na po. Thank you for watching.